Pumasok na balita kanina alas 6 ng umaga, may panibagong panukala si Senator Antonio Trillanes IV kaugnay sa mga nagpapakalat ng fake news ng mga opisyal ng gobyerno. Agad naman itong tinutulan ni Presidential Spokesperson Harry Roque na naniniwalang ang panukala ni Senador Trillanes ay labag sa batas dahil masasagasaan umano nito ang freedom of expression ng tao. Para sa iba pang detalye ng balitang yan, alamin natin sa report ni RH12 Manang Milky Rigonan. Maring tinutulan ni Presidential Spokesman Harry Roque ang panukalang batas na parusahan ang mga taga-gobyerno na mapapatunayang pasimuno at pinagmumula ng fake news. Sa hearing ng Senado tungkol sa fake news, tutol si Roque dahil di umano ito patas sa mga nasa gobyerno, lalo't wala pa namang concrete definition sa salitang fake news. Giit ni Roque kapag naisabatas ang panukala, malamang magamit ito laban sa mga nasa oposisyon. Binigyang din naman ni Senator Antonio Trillanes IV, mas mabigat ang responsibilidad ng mga nasa gobyerno. Sabi ni Trillanes, dapat ang mga taga-gobyerno ang pangunahing lumaban sa fake news, salit na pagulan o magpakalat nito. Samantala, taliwan sa inaasahan walang fireworks na makita at makarap sa Senate hearing, sina Trillanes at Roque. Nagkamay lang ang dalawang opisyal bago ang magsisimula ng hearing. Matatandaan, sumiklab ang World War sa pagitan ni Trillanes at Roque nang sabihin ng senador na isinanla na umano ng kalihim ang kaluluwa sa demonyo. Ito yung pagbaliwala umano ni Roque sa paglabag ng China sa mga issue ng West Philippine Sea. Samantala, no-show sa Senate hearing on fake news ang mga opisyal ng PCOO o Presidential Communications Operations Office sa panguna ni na Secretary Martin Andanar at Assistant Secretary Mocha Uson. Para sa DZRH Network News mula sa Senado, Wilkie Rigonan, RH12, naglilingkod sa pagbabalita. Para updated ka sa mga ganapan sa loob at labas ng bansa, mag-subscribe sa DZRH News Television YouTube channel. Mag-like, share, comment at iring ang bell para araw-araw updated ka.